Hi guys! Ito yung magkakaroon tayo ng short review ng 361 Degree Big 3 5 Pro PE. Rare edition po ito ni Nikola Jokic. For the first time, nakita ko na dito yung logo niya. And guys, sasabihin ko na to, no? Na for me, ito na ang ultimate bigs basketball shoes ngayong 2024. I-explain ko kung bakit. Samahan niyo na ako. I-review na natin to. Let's go! Hey, I never give it up! Said, I never give up! Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na ito, mga ganito content naman yung huling mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Buti na lang, for the first time, no, naglabas na ng high cut na sapatos ni Nikola Jokic, Mr. MVP, dito sa Pilipinas. Dati kasi, di ba, ito po yung first na sapatos niya. Kahit high cut siya, ito mahirap tuma-pull off nga. Minsan pag high cut, pangit na tingnan. Pero ito high cut, pero maganda pa rin tingnan. Pogi pa rin po. Pero speaking of high cut, meron din po itong low cut version, no? Yung walang PE, walang player edition sa name. Ang gulo na nga yan, ang haba na ng name nila, no? Nagkagulo-gulo na, may PE na, may pro version, may quick version, no? Parang, pero parang sa pagkaintindi ko, no, ito yung switch, nawala lang yung switch na name. Kasi yung switch dati, though hindi man nila sinabi, parang ako lang ina-analyze ko na parang yung switch dati, no, big 3-4 switch is pang bigs, yung big 3-4 quick na ito is for guards, no? So for bigs nga to, hindi lang nalagay dito yung switch na name. Punta na nga tayo sa aesthetic and material, no? Ang ganda ng mga details dito. Unang-una, yung parang sa baraha, di ba? Yung Joker may baraha, di ba? So, meron siyang heart, meron siyang diamonds. Yung ito, no, na parang lagayan ng sing-sing. You know? Di ba si Nikola Jokic, guys, nilalagay niya yung sing-sing niya sa sinta, switches. Siyempre, unsafe, pwede matanggal. Pag natanggal, nawala mo yung sing-sing mo, lagot ka sa misis mo. Ito guys, so nandito pa nga yata yung sing-sing ko. Hindi ko pa natanggal nung huling laro ko, no? Ito nakakatuwa kasi merong ganitong feature, di ba? So parang personalized din talaga for Nikola Jokic. Nakakatuwa naman. Tatlong colorway, magiging apat para may padating na isa. No, ang gaganda ng mga colorway niya. Gusto ko rin yung violet. Actually, parang yun yung talagang the Joker, eh, no? Yung low cut nito, mas marami. Mas maraming colorway. Pero parang mas gusto ko talaga yung high cut, eh. No? Yung iba, mas magugustuhan yun. Ito talaga, mas gusto ko yung high cut. Unang-una yung ginamit sa kanya is Zen Knit. So, pati yung low cut, actually, knit din yung ginamit. So, may mga TPU plate din po dito. Eh, may mga infusing po siya. Infusing. Ang ganda ng mga touches, parang leather, parang synthetic leather, pero magandang uri. Isa pa pala, no, sa material, kaya na perfect ko. Kasi meron siya ng parang katulad sa Shockwave 5 ni Kyrie Irving, Shockwave 5, na parang meron pang additional TPU torsion plate dito. No, ito. Hindi nga nakalagay sa ano eh, hindi nakalagay sa internet yung image nito eh. Pero ayun, nakikita dito, para siyang naapagayan, para siyang pabilog, para siyang pa letter C dito. No? Pero hindi nila nilagay. Pero kasi kitang-kita siya, kasi translucent din yung outsole. No? Hindi overrated yung design niya, pero talagang halatang pang Nikola Jokic yung sapatos na to. So, gusto ko yung gamit niya, yung aesthetic, yung material. So, dahil dyan guys, bibigyan ko po ito ng 10 out of 10. Punta na nga tayo sa traction and outsole. So, parang, ano to, tatlong outsole na po siya. Unang-una, itong translucent rubber outsole. Okay naman, no, medyo matigas. Next, yung solid rubber outsole. Ito talaga may matigas. Ito talaga yung gusto ko dito. Plus, yung bago nga nila na cube na one piece from this, from heel. Ito, from heel counter, bumababa siya. Magiging outsole din po siya to lessen nga yung weight. Diba?
Kasi yung rubber outsole sobrang bigat niya. And, pero yun nga, sinabi ko na kanina, yung durability nito, trade-off, medyo bagsak. No, pero anyway, good thing kasi nga meron pa ring mga rubber outsole unlike yung mga kala Jimmy Butler na ko, mabibilis masira talaga yung kala Curry. And yung outsole nito, guys, hindi po siya masyadong nag-a-attract ng dust, squeaky po siya. Hindi sobra-sobra lalo na dito sa part na to, no. Hindi sobra-sobra, hindi mind-blowing. Siguro talaga pag si Jokic, hindi niya masyadong, hindi niya siguro priority kasi yung traction, no. Kasi ito rin, oo, na nandun yung traction pero hindi siya good talaga pag dusty yung court. The better ito dito sa Big 3 Future dahil parang ano na to eh, parang same pattern nga ito nung sa ano eh, sa Big 3 5 Quick Pro eh. Sa, yun nga, sa Big 3 5 Quick. Pareha siya ng pattern eh, yung Big 3 5 Quick, top. Oh my god, top tier talaga yung traction nun. Halos matapilo ka sa sobrang kapit. Almost ganito to, yung mga part na yan, yung part dito sa taas, yung gitna, dun lang, medyo sa tingin ko mag-i-slide kayo ng konti dito. Konti lang naman, and hindi ko rin ito masyadong ma-re-recommend sobra-sobra sa outdoor. Pwede, pero hindi siya great for outdoor. Pero pwede pa rin, may matitigas pa rin naman kasing part. Pero yung grooves niya kasi medyo maliliit din. So, take it with a grain of salt. I-try nyo na lang kung gusto nyo talaga. Pero sayang, ganda-gandang sapato. Saka medyo, alam mo yun, top to na premium shoes ng 361 degree. No? So, huwag nyo lang gamitin. Mag-iba na lang kayo, no? Mga Zen team na lang kayo, di ba? Mga Big 3 team na lang. Kung talagang gusto nyo ng Big 3. Yun na lang i-outdoor nyo. So, dahil dyan, guys, traction and outsole, bibigyan ko po siya ng 9 out of 10. Mataas pa rin naman kasi makapit pa rin, no? Hindi lang masyadong consistent, pero rare naman yung pagdulas. And maybe, no, pini-perfect pa nila tong bagong outsole nila. Pero kung siguro nilagay na lang nila yung lahat solid rubber outsole na katulad nung Big 3 5 Quick Pro, eh, wala na tayong kailangan pag-usapan sana, di ba? Kung center ka naman, okay pa rin to. Diba? Mataas pa rin naman yung binigay natin na score kasi squeaky na pa rin naman siya and makapit pa rin. Next, punta na tayo sa safety and support. No, napaka-supportive ng sapatos na to. No? Parang basta kay Jokic, parang gusto niya na support eh. Nakita ko yung Nike shoes na dati, yung GT Jump. Talagang, hindi ko naman nasuot, no? Pero nakita ko sa ka-teammate ko. And dahil sa experience ko na rin sa pag-review ng sapatos, alam kong very supportive yun. Just by the look of it, no? Hindi, wow. Una-una, yung panlaban niya, carbon lodi, na quick bone po ito, no? Malaki. Plus, yung sinasabi ko nga kanina, para may TPU siya na pa letter C dito pa letter U. No, parang shockwave eh. Parang shockwave na anta yung technology na yun. No? So, ang ganda ng torsional support nito talaga. Na parang, for me, ganito yung gusto ko. Ayoko naman yung sobrang stiff eh. No? Minsan, no, though gustong-gusto ko yung Supernova 2, ang laki ng torsion plate nun, ay ang laki ng carbon fiber torsion plate nun, pero minsan parang ayoko yung sobrang stiffness niya. Parang minsan gusto ko rin ng ganito lang, no? Na medyo sakto pa rin. Yung heel counter nito, perfect guys, dahil dito nga sa one piece na heel foam na cube na to, no? Foam na, outsole pa, ground contact midsole na tinatawag nila. So ang ganda, perfect po yung heel counter. Mamaya sasabihin ko bakit ko nasabing perfect, i-explain ko. Plus yung TPU dito. Actually, itong Big 3 na logo, itong 3 na logo, may support din eh, no? Meron din. Meron ding lockdown. So yung mga lateral moves mo, side to side, euro step, jab step, covered ka nito. No? Itong TPU dito sa side. Plus guys, ha, yung uppers niya kahit very breathable, kahit open siya na knit, TPU knit ito eh, oh. TPU knit ito. Very supportive. Very, very supportive po talaga. Plus dito pa, kahit dito sa middle side, oh, umaangat po yung midsole
to act sa side wall din. No? So, hindi lang dito sa lateral side, pati dito pa. Plus, tignan nyo naman, guys. Tignan nyo yung outrigger niya. Napaka-aggressive, napakalayo. Anyway, kasi pag bigs talaga, ano eh, kumbaga prone tayo sa tapilok eh, di ba? Nakaka-apak tayo ng paa. So, tama lang. Tingnan nyo naman. Isa sa pinakamalaking outrigger na nakita ko ito. So, dahil dyan guys, safety and support, perfect na naman ito for me, no? Carbon fiber pa rin kasi ito. So, napakaganda ng support, ang ganda ng feeling, ganda ng lockdown. 10 out of 10 po sa safety and support, no? Next, punta na tayo sa comfort. Very comfortable ito pa. Kaya ako nasabing perfect, naalala niya, sinabi ko yung heel counter perfect. Kasi very comfortable yung heel counter. Usually, pag naka-high cut ako, medyo uncomfy. So, medyo mapili ako sa high cut. Yung link rin ng X-Step, gustong-gusto ko yung high cut na yon. And ito rin. Well padded, lalo na yung tang. Sobrang yung padding ng tang nito, guys. Di ba may ganito na? Napakapal pa ng tang. No, napakapal po talaga. All throughout, well padded, pantay-pantay yung padding. Plus, yung travel board nito, nakikita ba? Hindi masyadong kita. Yan, mesh po siya. Yun na yata talaga yung mga uso ngayon. No? Nakikita ko na rin yung iba ginagawa yun. Leaning, mesh travel board. Ang lambot na lahat. Pinipindot ko nga. Grabe, kasi parang nandun ka na kagad. Nandun ka na sa quick flame na foam. Kaya ang lambot. Step-in comfort. Top tier talaga yung step-in comfort nito. Meron pa rin 4-foot flex. No? Hindi kasi over-over itong ano, torsion plate na carbon fiber. Nandito lang siya. Parang hiwalay. Tapos meron nga isa pang TPU torsion plate na pa-letter U. Guys, ang galing pala ng ganong technology. Kasi may 4-foot flex pa rin. Yung iba kasi guys, no, in-explain ko na kanina, o katulad nito, no, itong carbon fiber nung una niyang shoes, mahirap guys. Mahirap, di ba? Doon maganda yung ano niya, snapback, pero dito, oh, meron pa rin naman, kasi nga dito, may torsion plate, pero yung comfort, guys, syempre may edad na tayo. Syempre yung comfort, particular na tayo dyan. Eh, no? Huwag kayo iya. Yung weight niya, oh my God. Dahil nga rin, di siguro dun, yung one piece na midsole nagiging outsole, magaan po siya. For big size 45, ito po yung weight niya in grams. 410 grams. High cut, ganun yung weight. For me, okay pa rin, no? And yung fit, perfect yung fit nito sa akin, no? Sakto yung lapad niya for me. Sakto lang. Kung very wide foot kayo, no, I suggest mag half size up kayo dito. No? Pero for me, perfect yung fit. Sakto lang, may space pa rin yung mga daliri ko mag-spread pag bumabagsak galing sa talon, which is like yung in-explain, safe sa paa, healthier sa tuhod natin para tumagal tayo sa paglalaro. Fit and comfort, mataas ang ibibigay natin dito. Anyway, oh, may ano rin siya, maganda rin yung heel to toe transition niya. Almost same nung ano, Big 3 5 Quick yung comfort nito. So, bibigyan ko po ito ng 9.5 out of 10. Almost perfect, hindi ko na perfect dahil siguro sa weight and dito sa may konti lang yung compression niya, no? Pero step in comfort kasi okay pa rin naman. So, almost perfect naman, almost perfect. Gaan talaga? Nakapalibago sa high cut. So next, punta na tayo sa breathability. Hindi na kailangan patagalin yung breathability nito, guys. So tingnan niyo diyan sa side, very breathable. Makikita mo nga yung medyas diyan na kulay, no? Medyo see-through siya dito. Tingnan niyo na may uppers dito sa may toe box. No? Medyo see-through siya. Okay yung Zen knit, no? Very breathable pero very supportive. Hindi ko pala nasabi ko naman pala din kanina. No? So very breathable yung uppers niya pero very supportive pa rin. Hindi na natin kailangan patagalin yung tang, ang kakalalaki ng butas sa tang. So, for me, 10 out of 10 po to sa breathability. Next, punta na tayo sa cushioning. Gumamit po ito ng quick flame. Full length naman po, no? Yun yung kanilang top cushioning na ngayon, no?
Kala ko dati Quickotek yung nasa tuktok, yung pala Peak Flame na po. No, yun din ang ginagamit nila sa top running shoes nila. Ito nga, Flame 3. Flame pa pala yung pangalan. Ito, Quick Flame din po yung ginamit dyan. Dati rin, yung dati niyang sapatos, Quick Flame din po yung ginamit dito sa Big 3 Future. 85% propulsion rate. Kung napanood nyo, kung mapapanood nyo yung video ko about dito sa Quick Flame 3, sabi ko, ang parang ang pag-describe ko sa kanya is para akong iniitya pa forward pag tumatakbo ako gamit ito. No, very bouncy po talaga. Grabe yung bounce. Plus yung carbon fiber pa nung Quick Flame. Ito may carbon fiber din. So ganun din po yung pakiramdam ko dito. Very bouncy. Ang ganda ng impact protection. Plus ito palang cube ba? Okay yung impact protection itong bagong foam nila. Kung ako yung tatanungin, no? Hindi ko naramdaman sa tuhod ko. Parang bagay na bagay talaga sa mga heavy centers, power forward, no? Nakalagay dito talaga, effective in weight reduction and shock absorption. So yung shock absorption, po talaga nito, top notch. No? Plus, i-combine mo pa sa energy return ng Quick Flame, napaganda na ng combination. Perfect combination. Kaya to eh. Parang ganun. No? Perfect combination po. First time nila to ginawa and talagang humanga ako. Sana lagi na nilang gawin. Responsive pa rin siya. You will feel quick pa rin dito. Parang very balanced nga. Hindi din siya sobrang taas na inaakala nyo pag pang-big na sapatos, high off the ground. Hindi. Low to the ground pa rin po to, no? Almost walang heel drop. Usually, naaalala ko rin, pag bigs, medyo nakataas yung heel ko. Eh. Parang ayaw ko ngayon pakiramdam ng ganyan. Para ako nakatakong. Ito guys, almost flat, which is good, which is healthier sa paa natin, sa tuhod natin. Sinabi ko, balance, which is rare. Yung nandun yung court feel, pero ganun pa rin kaganda yung impact protection, yung shock absorption. Wow! Ano yun eh? Mahirap na gawin yun eh. Minsan trade-off kasi yun eh. Diba? Siyempre, numinipis yung foam eh. Pero dahil sa technology ngayon, dahil sa science, nagagawa na nila dito, kaya hindi na kailangan pang pakumpikaduhin to, 11 out of 10 yung cushioning nito for me. Kung bigs talaga, bagay na bagay to. Perfect cushioning setup. Galing. Pinag-isipan, no? Next, punta na tayo sa price tag. Nasa 4,500 po siya, 4,600 pababa. Wait, titignan ko yung last price niya. Yes, 4,100. Dahil sa voucher, no? Dahil sa voucher na ilalagay ko dyan sa baba, magiging 4,100 na to yung final price niya. Wow naman! Wow! Wow! O, dahil dun sa discount link na yan, na nasa baba, 4,100 sa ganitong sapatos, 3-time MVP na sapatos. Signature shoes, may mga magagandang features. Pogi, high cut, which is bihira na ngayon, no? Bihira na ngayon mga ganito sapatos. Perfect cushioning, premium na sapatos. 4,000, for me, sulit na yun. Okay na yun. 4,100, pasok sa banga, kung ako yung tatanungin, no? Sana all. Dahil dyan guys, price tag, bibigyan ko po ito ng 8 out of 10 sa pricing score. Guys, gamitin nyo yung discount code ko. Malaking tulong po sa channel natin yan para lalo mag-grow, para makagawa ko palagi ng quality na videos. Maraming salamat po sa mga gagamit ng discount code na ilalagay ko po dyan, no? Pero kung naghahanap pa po kayo ng iba pang mga bigs, basketball shoes from 361 Degree, maglalagay po ako ng mga link dito sa taas and yung bilog dito sa baba. Pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos. Kung marami po salamat sa panonood, mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan to always, always drink your protein. Bye!